Ayan, maingay. Maingay dito ang part niya. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. So ito mga ka-detective, no? May maingay akong na-detect dito. Medyo maano sa tenga. Ayan, no? So maraming pwedeng pagsimulan yung ingay na yan. Yung bearing dito sa may gearbox, yung crankcase bearing dito, at yung torque drive mismo. Pero duda ko torque drive talaga to. So umorder na ako sa online. Ito yung pinadala sa akin sa online. Parang mali ng part number, pero titingnan ko kung kakasya dito sa ano, sa Honda Click. Ayan, alam ko 901 yata yung dito, tas dalawa na sila. Ito magkahiwalay pa sila. So check muna natin kung kakasya siya. Ito, binaklas ko na yung cover niya rito. At tingnan natin ngayon kung maingay pa din. Yun. Maingay pa din. So ibig sabihin niya, goods pa yung bearing dito. Yan. Yung bearing na yan, ibig sabihin yan, okay pa. Hindi dyan nanggagaling ang ingay. So ngayon, ito naman, tanggalin natin tong torque drive niya. Tanggalin natin ngayon itong torque drive niya. Yan. Ngayon, tingnan natin kung mag-iingay pa rin siya. Yun. Ito nyo, wala na. Smooth na ulit yung kanyang tunog. So, ibig sabihin nun, okay yung bearing to. Tsaka yung doon, sa loob. Ang salarin talaga nito. Eto. Ayan, itong needle bearing niya na to. So, pares yan pag nagpalit. Kaya, dalawa. So, tatanggalin na natin to ngayon. Narito pala yung mga tools na ginamit ko para matanggal yung mga bearing. Itong ano, bearing puller, circlip long nose, pang tanggal to ng mga clip. At ito 22 open and close wrench, pang adjust dito. And then pamukpok para pagka tinanggal ko yung isang bearing. A few moments later. Ito mga ka-detective, natanggal ko na siya, hindi ko na naipakita, pero ito, explain ko sa inyo kung paano ko siya natanggal. Ginamitan ko nito, then pinasok ko dito, nung nandun pa sa loob yung bearing, pinasok ko ito kasi masikip pa yan, and then tsaka ako iniikot ko ito para bumuka at maipit yung bearing. Yan, pag nahigpitan mo na to, pasok mo ngayon to, and then ito, tapos yung kanyang nut. Yan, so kapag nakalagay na siyang ganyan, iikot mo ngayon to para umangat siya ng daan-daan. Ito, nakalagay lang to dito, parang pumipigil siya. So mangyayari nun, ito, aangat siya ng pagganon. So may hila niya ngayon itong bearing dito. Ngayon, pag nakuha nyo na itong bearing dito, gagamit kayo nito. Ito, itong circlip. Susungkitin nyo yung circlip niya. Ito. Nakalagay yan dyan, doon. Pampigil naman yan doon sa isang bearing. Pag nakuha mo na yun, itong yung bearing niya ngayon na nandito, pwede mo nang pukpukin. Ito, kahit dulo nito, gaganyanin mo lang. So pupukpukin mo lang ng martilyo para itutulok niya pababa. So huwag niyong kalimutan na tanggalin muna yung circlip dito, yung pinakalock niya. So eto, naalis ko na siya. Lalagyan ko na ngayon ng mga bagong bearing. Una natin ilalagay ngayon itong bearing dito, yung maliit.
natin ilalagay ngayon itong circlip niya. Pinaka-lock. So, para siguradong pumasok siya, pupukpukin din natin. Ayun. Ayan, tumulog na siya. Ayan, makikita nyo. Ayun, yung circlip. Nakapasok na siya ng maayos. Susunod na natin ngayon itong needle bearing niya. Bago pala natin ipasok yung isang bearing, pwede na natin siyang lagyan ng grasa. High temp ang ilalagay natin. Okay, sa paglalagay nito ah, itong bearing, dapat yung may marking, ang makikita mo yung marking. Ayan. Tiyagain nyo lang sa pagpukpok, papasok din yan. Eto na, ilagay ko rin siya. So, para maipasok po siya dito, ginamitan ko ulit nito. So, ganito naman ang ginawa kong technique. Eto. Ayan, ito yung sa ibabaw. Pinasok ko ito sa ilalim. Ay, ayan. Dito sa ilalim. Ayan. Tapos, naglagay ako ng dito. Then, isang washer. Hindi pa yata. Then, isa ulit nito. Ayan, para then, ikot ko na dito. So, ayan, ganyan. So, hanggang mag-flat na yun dito. Okay. Okay na siya. Lalagyan na natin ngayon siya ng mga grasa. Tapos, i-assemble na natin. Ito, mga detective, na ilagay na natin siya. Nalagyan na rin ng grasa. So, sasalpak natin ngayon. Tingnan natin kung may ingay pa. Yun. Wala nang ingay. Lagay natin yung bell. Yan. Na siyang ingay. So, ibabalik ko na ngayon yung kanyang panggilid para matesting na natin. Alright, mga ka-detective, nalagay na natin siya. Ayan. Maayos na natin na ilagay at naikabit na rin natin yung kanyang panggilid. So, testingin lang natin ngayon. Okay, walang ingay. So, ayan mga ka-detective, na ilagay na natin siya ng maayos. Hanggang dito na lang muna itong ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Sa mga hindi pa po subscribers, pa-like po ako, share and subscribe at pag-click yung notification bell para sa mga susunod ko pang video. So hanggang sa susunod po muli, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.